You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Kamakailan lamang ay nagpunta mismo si OG Diaz sa mga abogado upang malaman kung kadima-dimanda ba ang ginawang pagkain ng icing cake nila Ian Perez at Vice Ganda sa isang segment sa It Showtime. Mula sa naging update ni Richard De Leon sa balita.net.ph, kadima-dimanda nga ba? Or abogado na nga ang nagsalita sa icing issue nila Vice Ganda. Ano ang masasay ng abogado? Kumonsulta nga raw sa isang abogado ang showbiz columnist, entertainment blogger na si OG Diaz at talent manager na din para malaman kung kadima-dimanda nga ba talaga ang icing incident nila Vice Ganda at Ian Perez sa noontime program ng It's Showtime. Matatanda ang nagsampa ng kasong kriminal ang kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas laban sa host ng It Showtime na si Vice Ganda at Ian Perez. Ito'y dahil sa indecent acts na ipinakita ng dalawa sa segment na Isip Bata. Kaya naman ninais ni OG Diaz na malaman kung may basihan bang legal ito at pwedeng gumulong bilang kaso. Humingi niya nga siya ng professional opinion sa matagal ng abogadong si Attorney Juanito R. Lim Jr. or Attorney Jun Lim. Nang Lim and Yutatkos SCE law firm kung may nilabag nga bang batas sila Vice Ganda at Ian Perez sa nabanggit na icing incident. Nilinaw nga ng abogado na hindi niya tinitingnan ang senaryo dahil kinasasangkutan ito ng mga sikat na personalidad kundi magbabatay lamang sa mga nangyari. Di umano, ang demanda laban kay Vice at kay Ian ay violation ng Article 201 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175 or yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Ano ba ito? Ang artikulong ito ng 201 po. It refers to immoral doctrines, obscene publications and executions, and indecent shows. At ayon sa demanda, ito ay pinalala pa dahil gumamit ng internet or information technology sa pagpapakalat ng panuuring ito. Sa madaling salita, ang ikinaso kay Vice ay pagpapakita o pagpapalaganap ng malaswang panuurin sa paggamit at sa paggamit pa ng information technology. Bilang abogado raw, naniniwala si Attorney Lim na hindi nilabag ng magjowa ang nabanggit na batas. Hindi raw naman kasi indecent o immoral ang pagkain ng icing cake kagaya ng ginawa ng dalawa. Ang gawang ito raw ay hindi naman labag sa batas. Bilang abogado po, ako ay naniniwala na hindi nilabag ni Vice at Ian ang nasabing batas. Ang pagkain ng icing cake in itself is not indecent or immoral per se. Ang gawang ito ay hindi naman labag sa batas sa kaayusan sa publiko. Moralidad sa mabuting kaugalian, mga pulisya o mga legal na kautusan, aniya. Maaring sa tingin daw ng mangilan-ngilan na ito ay mahalay pero hindi raw ibig sabihin ay krimen na ito. Maaring sila-sila lang daw ang nagbigay ng mali siya kina Vice at Ian Perez. Napatanong tuloy ang abogado kung sasampahan din ba nila ng kaso kung sakaling hindi sikat na personalidad ang gumawa nito. Isang babae at lalaki o kaya naman ay isang politiko. Bilang panghuli, sinabi pa ng abogado na the last time I check, we still live in a democratic country. So wag po nating takutin ang ilan nating mga kababayan ng mga demanda dahil nagpahayag sila ng mga paniniwala nila. Huwag natin silang gantihan sa mga paraan na nagdudulot ng takot din sa taong bayan. Mali po ito. Sa pananaw ng abogado, hindi karapat-dapat kasuhan si Vice at mukhang madidismiss daw ang kasong ito. Samantala, wala pa ngang naging tugon o reaksyon o pahayag ang social media broadcaster na nagsampa ng kasong kriminal laban kay na Vice Ganda at Ian Perez hinggil sa mga naging pahayag ni Attorney Lim. Anyway, iba't ibang opinyon ng mga tao, even ang mga abogado. Siyempre, kung ito ay abogado ng panig nila Vice, sasabihin niyang ito ay hindi lumabag. Pero kung abogado ay laban sa nasabing act nila Vice Ganda at Ian, sasabihin ito na lumabag sila sa batas. Well, kayong mga ka-showbiz snappers natin dyan, ano ang masasay nyo about dito? Ilagay na ang iyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap.